Yun, kumusta mga ukulele? Welcome to my YouTube channel. Kami yung si Gitara at iba pa. Sa ngayon po, hindi ako magluluto, hindi rin ako magigitara, hindi rin ako magtatanim ng mga halaman. Tayo po ay mag-ukulele. Yun. Tuturo ko lang yung ano, tuturo ko lang yung napakasimpleng intro na paborito kong kanta. Titled is Loving Arms ni Chris Christopherson. Yun. So dito sa ano, dito sa ukulele, we have only 4 strings, not like in a guitar, may 6 tong string. So dito 4 lang. So ituturo ko muna tong ano, yung open tong 4 na string para dito sa form ng ating mga daliri. Ayun. So ang unang string natin, ang nota nito ay A. Sa pangalawang string, ang nota nito ay E. Sa pangatlong string, ang nota nito ay C. Sa pang-apat na string, ang nota nito ay G. Yan, dun naman sa intro at dun sa buong kanta, may chord siya na G, C, D. Doon sa intro at doon din sa first at second verse, doon na maglalaro. Tapos doon sa chorus, may mapagbabago ng konti, magkakaroon nata ng E minor doon. Doon sa chorus. So, unahin muna natin itong ano. Intro lang muna tayo. Yan. So, yung intro natin is G, C, D, tapos babalik sa C. Tapos G, C, D, tapos balik ulit sa C. Kailan lang intro. Parang ganito. Turo ko ha. Tipayin ko muna siya. You could see me now, the one who said that we'd rather roam. Sisa sa boses ko, hindi maganda boses ko. The one who said we'd rather be alone. If you could only see me now. Yun ang ano, yun ang intro sa kanyang first verse. Yun yung ano, yun ang ano, yung intro sa first verse. So yung form ng ating mga daliri, so G chords, para siyang naka D chords sa gitara. So G chords to sa ukulele. Yan, form niya parang D sa gitara. So itong tuturo natin, dito natin lalagay sa C string, diba? C, ano to? G, G, C, E, A. G, G, C, E, A. So, ito, itong ating tuturo dito sa C string, second fret. Tapos itong palasinsingan. E string, third fret. Tapos itong, hindi ko alam itong panggit na ating daliri. Dito sa A string, second fret. So, para siyang naka D. Yan. Tapos, ang sunod na chord is C. C is simple lang. Ito lang. Ito. A string, third fret. Tapos, ang kasunod is D. So, kukunin ko yung D dito. Ito. A string pa rin siya. Pero sa 5th fret na siya. Pero lagyan mo na. Ang D talaga. Itong D talaga. Itong tatlo na to. Ito, bali. G, C, saka E string na sa 2nd fret. Ganyan. So, gagawin natin ang form ganito. Fret mo to. Tapos dito. Ayan. A string sa A string dito sa 5th fret sa ilalim, ayan. So ganito. Diba?
So, wala na gamitin itong ganito para medyo maganda rin yung magandang ano niya, tulog niya. Kasi pag ito masyadong ano yun. Kasi ganyan, tagal nakadiyan. So, music ko. Yan na, pwede yung strumming. Pwede rin naman plugging. Yung plugging naman, nasa senyo naman yun kung paano nyo papatakbuhin sa tempo yun. So, style nyo na lang yun kung paano nyo pa-plugging. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganun-ganun lang. Diba? Okay, ganyan. Yung talagang ganyan ang plugging. Kumbaga, sa plugging naman, ano eh, style mo na yun kung paano mo siya titipahin o kakalipitin. Yun, yun lang po. Muna mga ka-ukulele natin. Para po sa mga beginners, ang inyo pong inilingkod, hindi po professional musician. Hindi ako nag-aral sa music school. Wala po. Sarili ko lang po ito. Idea, sariling kapa, sariling pagtuturo. So, hindi po ako professional musician. Gusto ko lang pong i-share yung aking nalalaman sa gitara at ukulele. Yun lang po. Yung susunod na ano na mga ano nito sa intro sa next ko na tuturo po. Medyo gabi na ako kasi dito. So, anong oras na 11 na ata. So, tulog na yung mga kasama ko sa bahay. So, tutuloy ko na lang sa part 2. Maraming salamat sa mga nanood at dumaan at sa mga nag-skip. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe my YouTube channel. Kami yung Gitara at iba pa. God bless us all. Maraming salamat.